Mahilig ka rin bang kumain ng sibuyas? Hilaw ba o luto na? Batid mo ba na mainam pala ito na ating kainin habang ito ay hilaw pa? Lalo na nga sa mga kalalakihan. Hello, what's up? Your best here. Sa videong ito ay alamin natin ang mga nakamamanghang benepisyo na maibibigay sa inyo ng pagkain mo ng hilaw na sibuyas. At kung papaano nga ba ito magiging masarap at hindi nakakailang kainin. Pero bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lamang sa ating channel, ay huwag mong kalimutan na pindutin ang subscribe button at ang notification bell upang lagi kang updated sa aking mga bagong uploads. Naranasan mo na bang kumain ng hilaw na sibuyas? Siguro ay nasuka ka dahil hindi lamang ito maanghang, ay matapang rin ang taglay nitong lasa. Subalit batid mo ba na mas mainam pala ito sa atin na kainin habang hilaw pa kesa nga sa isinasangkap ito sa paggigisa? Halika at alamin kung papaano nga ba ito isinasagawa. Ang sibuyas o onions ay isang namumulaklak na halamang ugat sa hanay ng mga alliums, kagaya ng bawang, shallots, leeks at chives o kaya naman ay kutsay. Mga sangkap na labis na importante sa ating pagluluto sa pang-araw-araw na buhay at dahil na rin sa mga nutrisyon at benepisyo nitong tinataglay. Ang sibuyas ay kilalang kilala noon pa man dahil sa mga gamit nito sa kusina at sa kalusugan. Bilang pangalis ng mga sakit sa ulo, sakit sa puso at mga karamdaman sa bibig. Subalit maliban dyan ay napakarami pa nitong mga benepisyong hatid. Ang sibuyas ay punong-puno ng mga bitamina at mineral, subalit mababa naman sa calories nitong taglay. Mayaman ito sa vitamin C na mabisang antioxidants. Ang vitamin B at folate B9 nitong taglay ay makakatulong upang gumanda ang ating metabolismo at mapanatiling maayos ang daloy ng ating dugo. Kung kakain ka ng hilaw na sibuyas, ay makakatulong ito sa iyo na makaiwas sa pagkakaroon ng sakit sa puso dahil nakakatulong itong magpababa ng cholesterol level sa ating mga dugo. Maaari ka ring pumayat sa pagkain mo lamang ng sibuyas araw-araw. May ilang pag-aaral rin na nagpapatunay na ang anthocyanins na taglay ng sibuyas ay nakakatulong upang malabanan ang ilang mga cancer at pagkakaroon ng diabetes. Para naman sa mga kalalakihan, ang pagkain ninyo ng hilaw na sibuyas ay makakatulong upang manatiling healthy at masigla ang inyong mga similya at upang mabilis mabuntis si misis para naman sa mga mag-asawa. Kung madalas namang nalalagas ang inyong buhok o kaya naman ay numinipis, makakatulong rin ang pagkain ng sibuyas upang ito ay mapigilan. Nakakatulong rin ang sibuyas sa pagkakaroon ng malakas na mga buto upang makaiwas sa pagkakaroon ng marurupok na buto sa ating pagtanda. At dahil ang sibuyas ay mayaman sa mga prebiotics, ay magkakaroon tayo ng malakas na immune system. Hindi ba't nakamamangha ang taglay nitong sustansya? Subalit papaano mo nga ba ito kakainin ng hilaw na mag-i-enjoy ka? Mayroong pula o purple na sibuyas, dilaw at mayroon ding puti. At ang pula o purple ang mas mainam kainin ng hilaw. Hiwain lamang ito at ibabad sa tubig na mayroong yelo o sa malamig na tubig sa loob ng 15 minuto bago ito kainin, o kaya naman ay sa lemon juice o kaya ay suka.
at magugulat ka dahil magiging manamis na miss na ang lasa nito na mainam ngang ihalo sa mga salads o ilagay sa mga burger fillings. Subalit kung ayaw mo pa rin ng hilaw na sibuyas, ay maaari mo pa rin i-enjoy ang iyong normal na ginagawa at gamit nito bilang pampalasa sa iyong mga niluluto. May kakilala ka bang mahilig sa hilaw na sibuyas? Palagi bang masakit ang inyong kalamnan at nananakit ang kasukasuan? Dahil sa maghapong katatrabaho at walang tigil na aktibidad sa araw-araw, ikaw man ay isang atleta o pangkaraniwang empleyado. At sa tuwing makararanas ka nga ng pananakit nito, ano ang ginagawa mo? Hello, what's up? Your best here. Kaya naman halika at alamin ang ilang mga home remedy na pwede nating gawin upang maiwasan ang pananakit nito. Ang pananakit ng kalamnan o muscle pain. At magugulat ka nga na ito lamang pala ang maaari mong gawin at hindi mo na kinakailangan pang bilhin at gumastos ng mahal. Ang sakit ng katawan o muscle pain o sakit ng kalamnan ay madalas nang maramdaman, lalo na nga kung ikaw ay batak sa trabaho o isa ka ngang atleta. At kung hahayaan mo lamang ito o hahayaan mo lamang itong parating kumikirot at nananakit, ay maaari nga itong makaapekto sa pang-araw-araw mong buhay. Batid mo ba na maliban sa olive oil at apple cider, ang sibuyas o ang onion o ang pagkain mo ng hilaw na sibuyas ay isang epektibong solusyon sa pananakit ng kalamnan na bunga nga ng labis na pagod at trabaho? Ang hilaw na sibuyas ay nagtataglay ng maraming mga bitamina at mineral na mahusay na nagpapawala ng posibleng pananakit ng inyong kalamnan. Ang sibuyas rin o ang pagkain ng hilaw na sibuyas ay isang mahusay na anti-inflammatory agent at upang maiwasan ang pamamaga ng mga kalamnan. At dahil mayroong maraming antioxidant na matatagpuan o makukuha sa pagkain ng hilaw na sibuyas, ay mapapanatili nitong malusog at masigla ang inyong katawan. Nire-renew nito ang mga nasirang muscle tissues upang mapabilis at mawala ang sakit at pamamaga ng mga muscles. At kadalasan na nga nating ginagamit ang sibuyas sa pagluluto, subalit mas masustansya pala ito kung kakainin mo ng hilaw. Bukod pa rito ay makabababa rin ang cholesterol level ang pagkain natin ng hilaw na sibuyas. Mainam upang mapaayos ang daloy ng metabolismo. At dahil din sa sibuyas ay maaari kang makaiwas sa maaaring pagkakaroon ng cancer. Bagaman marami na ngang mga gamot ngayon na mabibili sa butika na maaaring magpawala ng sakit at kirot na nararamdaman sa katawan, subalit sa kabilang banda ay meron pa rin itong mga side effects. Kaya naman, kung hindi ka pa nakakakain ng hilaw na sibuyas, bakit hindi mo subukan? Hindi lamang masarap, masustansya, ay mainam palang nagtatanggal ng mga pananakit ng kasukasuan at katawan. Ikaw, papaano mo kinakain ang hilaw na sibuyas? Masakit ba ang inyong mga binti? Laging namamaga ang mga paa at napakaraming mga varicose veins ang makikita. Hello, what's up? Your best here. Isa ka rin ba sa mahigit sa 20% ng mga nakatatanda o ng individual na namomroblema dahil sa discomfort at minsan ay kirot na dulot ng varicose veins? Kung gayon, ang videong ito ay para sa inyo dahil pag-uusapan natin ang isang napaka-epektibong solusyon o remedy
upang hindi man lubusang mawala ay mabawasan at maibsan ang stress at discomfort mong nararamdaman dulot ng mga varicose veins. Ano nga ba ang varicose veins? Ang varicose veins ay namumuo kapag ang mga maliliit na valves sa ating mga ugat ay nanghihina na. Nagbabara dito ang mga dugo at nagsasalasala at kalaunan ay namamaga. At ito rin ay umaangat at nagiging visible sa ating mga balat. Kadalasan itong kulay dark blue o kaya naman ay purple, masakit at mabigat sa pakiramdam. At ang pinakamatindi ay kitang-kita nga ito sa ating mga binti at visible sa ating mga balat. Ayon nga sa pag-aaral, mahigit pala sa 20% ng mga matatanda ang nakararanas ng problema sa mga varicose veins. Maraming dahilan kung bakit tayo nagkakaroon ng mga namamagang ugat o varicose veins. Kagaya ng pagkakaedad, kasarian, at kadalasan ang mga kababaihang nagbubuntis o menopause na ang kadalasang mayroong mataas na tsansa upang magkaroon ng varicose veins. Maaari mo rin naman itong mamana o kaya ay bunga ng matagalang pagkakaupo o pagtayo. Kung mahilig din kayo sa tabako at labis ang timbang ninyo, ito rin ay sanhi upang magkaroon ng varicose veins kalaunan. Marami na ngang naglabasang mga paraan upang mawala ang mga problemang ito sa varicose veins. Ngunit ito ay kadalasang napakamahal. Katulad na lamang ng laser therapy, sclerotherapy, at vein surgery. At kung wala kang ang budget ay maaari ka na lamang magsuot ng elastic stockings o kaya naman na itaas ang inyong binti habang kayo ay nagpapahinga o natutulog. Subalit batid mo ba na mayroong palang 2 sangkap sa kusina ang maaari mong maggamit na remedyo upang lunas kaugnay sa varicose veins? Ito ay ang bawang at ang sibuyas na kadalasan nating makikita sa mga kusina. Kumuha ka lamang ng isang malaking piraso ng sibuyas. Gagarin ito at katasin gamit ang tela. Kumuha ka rin ng 5 gloves o butil ng bawang. Gagarin din ito at saka katasin. Pagsamahin ang katas ng bawang at sibuyas at saka lagyan ng 1 kutsarang pulot o honey. Mag-init ng 3 kutsara ng butter at saka ito ihalo sa inyong mixture. Kung malamig na nga ay hablas ito sa inyong binti o sa bahagi ng inyong katawan na may varicose veins. Balutin ng cling film at maligamgam na tela. Hayaan ng 3 oras at saka banlawa ng maligamgam na tubig at tiyak na mawawala o mababawasan na ang sakit at bilang ng inyong mga varicose veins. Ikaw, marami ka rin bang mga visible na mga varicose veins sa binti? Bakit hindi mo ito subukan? Sana ay may bago kang natutunan sa videong ito. Iwan ka naman ng comment sa comment section sa ibaba. I-like at i-share mo na rin para naman sa kaalaman ng iba. Para sa mga kakaibang kwento ng inspirasyon, kaalaman, hiwaga at misteryo, ako pa rin ang inyong lingkod, ang inyong best para sa Best TV.